Welcome back mga kayubi sa ating usapang baboy, and as promised po, pag-uusapan natin ngayon yung water requirements ng ating mga baboy. Siyempre po, muli nating sisimulan sa shoutout. Ayan, so pagbati po kina Sir Roninho Palacio Alimagno ng Peak and Fresh Farm, Parohinog Farm ng Davao del Norte, Ma'am Jackie Lou Jacosalem Castro. Ayan, so sana po tama ang pronunciation natin. Sir Zoren Mote from Taiwan, Swish Mish from Bicol, Mar ng Vintoy TV, Sir Renyo Kasuga, CMA Agri TV, and Sir Mel Mazo. Ayan, so mag-iingat po tayo palagi, and sana po marami tayong mapulot sa topic natin ngayon na water requirements. Pero bago natin yan pag-usapan mga kayubi, silipin muna natin ang mga inahin dito dahil napakarami pong biik ngayon sa farm ni Ma'am Helen. At eto na nga po sila ngayon. So halos lahat po ng inahin na nakaschedule ng mga anak ngayong February ay nanganak na. Ano po? So meron pa rin po dyang ibang iniintay. Pero ang lahat po na farrowing crates ni Ma'am Helen dito sa farm ay okupado na po ulit. Nice. And may mga big cap po. Ayan, so isa lang po sa papansin natin dito ay meron na po mga pailan-ilan na yun na nagtatae. Oh no! Ito po ay karaniwan rin na mapapansin natin kapag umiinit ng panahon dahil yung po mga production ng gatas ng ating mga inhin ay bumabagsak din. Ano po? At dahil nga po dito ay posibleng magtae or magdulot ito ng pagtatae sa ating mga biig. Uh-oh! Ayan, at katulad po nito, hindi po pantay-pantay ang laki nila. And kung ikukumpara po natin yung laki ng mga biig ngayon, ayan, mas malaki pa rin po talaga yung mga production natin nung December and nung mga early January. Ayan. So ngayon po, mayroong tuturukan dito sina Sir Jimmy na isang inahin na mahinang kumain. So ito po ay buntis at next week na po siya nakaschedule mga anak. So tuturukan po nila ngayon ng Avitron. Okay, so tuloy po tayo. Ito pa yung mga iba pang inahin. And yung mga biit. Nice. Nagsisimula nang meron kang nagtatae, Rico, no? Kasi mainit na eh. Humihina na yung gatas ng mga inahin. So, bakit nga po ba humihina ang gatas ng ating inahin pag mainit ang panahon? Ito po ay dahil humihina rin silang kumain kapag mainit ang kanilang paligid. And kapag mahina silang kumain, syempre maapektuhan po nito yung produksyon nila ng gatas, at ito naman po ay posibleng magdulot ng pagtatae sa ating mga biik. Isa pa pong problema dito ay mas mabilis mga ngayayat ang ating mga inhin. Ayan, so katulad po nito, payat na po siya. Oh no! So ano nga po ba ang solusyon dito? Siyempre, dapat po ibigay natin yung tamang nutrisyon sa kanila. Dapat ibigay natin at siguraduhin natin na makakakain sila ng tamang dami ng pagkain kada araw, depende sa kanilang requirement. At isa pa po, siyempre, ay yung tubig na pag-uusapan din naman natin ngayon. Ayan, so napakadami pong biik sa farm ni Ma'am Helen. At ngayon po ay ito naman yung kanila mga pre-starter piglets na napakadami din. Ayan sila. So medyo mas maliliit din po ito kumpara doon sa mga dati nating winawalay na mga biik. So ngayon po halos nasa 200 plus ang kanilang biik. Kada edad po ng mga baboy, iba-iba rin po ang water requirement nila. Ano po? And ito po yung mga pangangailangan nila sa tubig. At simulan po natin sa pre-starters or yung mga biik natin na umedad ng 1 to 2 months. Ano po? So sila po ay nangangailangan ng 1 to 2 liters ng tubig per day. And then yung mga starters natin ay 2 to 5 liters per day. Yung ating mga grower finishers na mga baboy ay nangangailangan ng 5 hanggang 6 na litro kada araw. Yung ating pong mga gills and boars naman ay 5 to 8 liters per day. So ganun din po ang pangangailangan ng ating mga
buntis ng mga baboy. Ano po? So 5 to 8 liters per day din po yan. And ang ating po mga lactating or yung mga nagpapasusong mga inhen ay tumataginting na 15 to 30 liters wow. ng tubig ang kailangan po nilang inumin sa loob ng isang araw. Ano po? And take note po mga kayubi, kapag summer or mainit ang panahon, pwede pa po itong tumaas. Say what? Next po, tingnan naman natin yung flow rate ng mga tubig dito. Ayan, so tingnan po natin. Ayan, at napakalakas po. Siguro ay wala pong laman kasi wala naman laman dito. Check din po natin to. Ito po yung suggestating. Ayan, at wala din. Mukhang may problema at ipapayos natin kay Kuya Rico. Makikita po natin dito sa video na ito kung ano po yung behavior ng isang inhen kapag walang tubig ang kanilang nipple drinker. So ayan po, kaya siguro ito rin yung dahilan kung bakit laging mabilis masira ang mga tubo at nipple drinkers dito sa farm. Ayan, so natapos na po ni Kuya Rico na kumpunihin yung kanilang tubo at meron na nga po tubig. So makikita naman po natin itong mga inhen na ito o itong mga dumalaga na ito ay halos lahat sabay-sabay silang umiinom ng tubig. Mukhang nauhaw talaga sila. Pwera lang po itong isang dumalaga na ito. Ayan, medyo tamad yata itong uminom ng tubig. Ayan, iinom na siya. So, napaka-importante po na lagi nating i-check kung merong tubig na naiinom ang ating mga alagang baboy. Ano po? So, napakalaki po ng tulong nito sa kanilang katawan at kalusugan. At isa pa po ay yung water intake dictates feed intake. Kaya talaga napaka-importante po ng tubig. Ayan, check po natin. Ayan, meron ng tulo. Pero medyo mahina po. So, next po, i-check naman natin yung flow rate ng mga nipple drinkers dito. And ang flow rate din po, iba-iba rin yan sa depende sa edad. Okay, pag-usapan naman natin mga kayubi ang flow rate. Bakit siya importante at bakit siya depende sa edad. So for example po, ang ating mga biik. Sa atin po mga pre-starter piglets, ang nire-require po na flow rate sa nipple drinkers ay 0.3 to 1 liter per minute. Ano po? So hindi po yan masyadong malakas. Dahil ayaw po natin na sobrang lakas naman na lumalabas na tubig dahil baka naman sila mabilaukan at magkaroon sila ng trauma sa pag-inom ng tubig. So okay na po itong 0.3 to 1 liter per minute. And then pagdating po na starters to finishers, syempre medyo lumalaki na po sila at tumataas na rin po ang requirement nila sa tubig. So dito naman po ang requirement natin is 1 to 1.5 liters per minute. And pagdating po sa mga breeders, syempre dito malaki na po talaga ang pangangailangan nila sa tubig. Ang kailangan po natin dito naman ay 2 liters per minute. Dito naman po, ayaw natin na mahina na flow rate sa mga nipple drinkers. Kasi syempre po ang ating mga breeders, mabibigat na ang kanilang katawan. Kaya gusto po natin na kapag sila tumayo para uminom ng tubig ay mabilis po nila makukuha yung gusto nilang inumin. Ano po? So kung mahina po ang flow rate, pag minsan yung ating mga inhen or yung mga barako ay hindi pa nila nakukuha yung gusto nilang inumin, pero dahil nga mabigat ang kanilang katawan at napapagod na sila, humihiga na sila agad kahit hindi pa po talaga fully na tatanggal yung kanilang uhaw. Oh no! Okay, magsukat na po tayo. So kuha po tayo ng 1 litro ng Emperador Light na inubos ni Aiva. Huh? Go. Lagyan ng tubig. Titingnan po natin dito kung hanggang saan yung mapupuno sa loob ng 1 minuto. Let's go! Medyo mahina po talaga. Uh-oh! Pagod ka na? Ayan, tama na. Yan. So sa loob po ng 1 minuto, ito yung napuno niya. So siguro po ito ay nasa 750 ml lang. And thank you syempre sa aking assistant. Hi. Yeah.
So, ibig sabihin po, yung pressure na ganito, or mas malakas pa ng kaunti ito, ito yung 1 liter per minute. At para po sa ating inihin, dapat doble pa ng pressure na yan. And then, pahabol lang mga kayubi, para naman po sa drinker height or yung taas ng ating mga nipple drinkers sa pag-i-install, sa ating po mga sucklings ay 0.5 foot, sa ating pre-starters ay 0.75 foot, sa ating starters po ay 1 foot, sa ating grower finishers ay 2 feet, at sa ating po mga breeders ay 3 feet. Ano po? So maganda rin po, nalagyan natin ng angle na 15 degrees to 45 degrees para po medyo ma-minimize din natin yung water wastage. Okay. So ayan po mga kayubi, ang video natin ngayon tungkol sa water requirements ng ating mga alagang baboy. So hopefully po may natutunan tayo sa video natin ngayon. And maraming salamat po muli sa panonood. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng pig relax.